Hello, what's up mga tropes at welcome back dito sa R&D Safety TV. At ang video na to ay para sagutin yung tanong ng ating isang tropes na nagtanong sa ating YouTube channel. Ang tanong niya kasi is ito. Kaya pakita ko. Kung medyo maliit yan, palaki natin. Sige, ito. Yan. Sabi niya, sir, kailangan po ba pag nag-apply as safety officer, halimbawa tapos na ako sa mga seminars ng Bosch or Kosh, kailangan po ba na kabisado mo yung mga lahat ng Republic Act? Tsaka tips na din po, sir, sa interview. Thanks in advance po, sir. Yan. Ayan, mga tropes, yan po yung tanong ng ating kasama. Ang pangalan niya, MRTN. Martin yan sa tingin ko, no? Okay, para sa mga baguhan at gusto mag-apply as safety officer, kailangan ba kabisado ninyo lahat ng Republic Act? Ngayon, ang tanong, kami bang matatagal na? Kabisado ba namin lahat yan? Hindi, wow. Pasensya na maingay, nasa tapit tayo kasi ng kalsate. Lahat ba kaming mga luma? Kabisado ba namin lahat yan? Sagutin ko na po ng real talk lang po tayo. Ano po? Hindi po namin kabisado lahat yan. Pero kailangan po natin yung kabisaduhin. Okay? The best term to use is hindi po kabisado. Kailangan po nauunawaan natin. Kasi once na yan ay kinabisado mo, kabisado lang, hindi mo naman naunawaan, baliwala rin. So siguro, much better kung iyong unawain bawat isa yung mga Republic Act na sinasabi ng ating kasama. Ngayon, yung interviewer naman, kasi sabi niya gusto daw niya ng tips para sa interview. So bibigyan kita ng ilan tropes, no? Para din doon sa mga tropa natin na nanonood na gusto rin mag-apply as safety officer, ano ba yung mga tips na pwede nating maibigay? Kasi yung interviewer, mga tropes, hindi naman yan ine-expect na kabisado mo lahat. Okay? Kasi alam niyang baguhan ka. Lalo na kapag sinabi mo na kakatapos mo lang mag-training. Siyempre, yung interviewer, ang itatanong lang niya sa'yo is yung mga bagay-bagay na sa tingin niya ay alam mo na more on natutunan mo dun sa training. Kung yan man ay Bosch or Kosh. Okay? Ngayon, ano yung mga tips na pwede kong sabihin sa inyo, mga tropes? Ito ay ano lang naman. Disclaimer lang, no? Hindi ito yung laging sinasabi sa mga interviews. Pwede itong masabi, no? Pwede itong matanong sa inyo, pero hindi ito yung laging tinatanong, okay? Based lang to sa experience ko at based lang rin to sa mga research ko, okay? Okay, number one, syempre, very important yung education and qualifications. Sa pag nag-a-apply ka naman ng safety officer, at least high school graduate, pwede na po yan. Pwede ka na po mag-apply na safety officer. Okay, kung ikaw naman hindi ka high school graduate, syempre iba talaga kasi iba kasi talaga mga tropes kapag ka ikaw ay nasa Pilipinas. Alam niyo naman, alam niyo kung ano yung sinasabi ko. Ano po? Kung hindi ka high school graduate, pwede ka naman mag-take ng IELTS, okay? Para makakuha ka ng high school diploma. Para at least ay medyo maganda-ganda yung inyong CV or curriculum vitae o hindi na tawag natin na resume. Okay? Next, experience. Baka naman meron ka mga related experience sa safety. Halimbawa, ikaw dating safety crew o ikaw ay sa maintenance or sa security. Pwede nyo pong i-brought up yon sa interview. Okay? Kung ikaw rin naman ay naging party ng emergency response team, kahit hindi ka safety officer, pwede nyo rin pong sabihin yan. Kung ikaw ay may mga trainings, yan, yun yung kasunod. Other trainings, bukod dun sa OSH, sa COSH or sa BOSH, halimbawa, nag-train ka ng first aider, fire safety, sabihin nyo rin po yun, makakatulong talaga yun sa inyo pagdating sa oras ng interview. Okay? Communication skills, very important sa isang safety officer. Hindi po pwede na safety officer ka, hindi ka marunong makipag-usap. So, kailangan
you know how to communicate sa mga tao sa paligid mo, kasi magbibigay ka ng instructions, magbibigay ka ng recommendations. Paano mo mako-convey sa kanila yung gusto mong ipagawa at yung mga bagay na hindi nila pwedeng gawin kung hindi mo kayang sabihin. So, very important communication skills. Hindi naman sinasabi dito na kailangan sobrang galing mo mag-English, no? Kasi nakadepende naman yan sa taong kakausapin mo. Kung Filipino naman yan, bakit mo pa i-Englishin? Diba? So, kapag ka, yan, foreigner, syempre, kahit papaano, meron dapat tayong konting English sa baul, okay, na pwedeng kukain. Yan. Ano pa ba? Siyempre, kapag ikaw ay galing sa training bilang boss or coach, baka magkaroon ka ng, baka gawin nila sa, i-test ka nila ng konti kung marunong ka mag-analyze o mag-assess ng mga situations. Kasi kadalasan, ang ginagawa dyan, kunwari may insidente, may ganon, may magparang, ang gagawin, isipin mo ganito, may insidente or maaksidente, anong gagawin mo? Okay? Anong gagawin mo? Mag-analyze ka, mag-assess ka. Titignan nila kung ano yung natutunan mo sa training mo ng boss or coach. Okay? Ikaw ba ay kaya magtrabaho nakasama ang ibang grupo o isang grupo? Kasi hindi naman pwedeng solo player ka lang kapag ikaw ay safety officers. Kung ikaw ay safety officer. Kasi ang safety officer, sabi ko nga kanina, nakikipag-usap yan sa iba't ibang klase ng tao. Siyempre, lalo na sa mga kasama mo sa departamento. Kadalasan din naman kasi dyan, kapag safety officer ang ina-apply mo, meron nang nauna sa iyong safety officer. So, kailangan marunong kang magtrabaho sa loob ng isang team. Yung tinatawag natin na teamwork, very important. Team player ka ba? Diba? Very important yan. Ngayon, ano pa? Yung mga responsibilidad, dapat alam mo kung ano yung mga responsibility ng isang safety officer. Siyempre, kailangan kapag papasok ka, kahit nabaguhan ka pa lang, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Kailangan alam mo na kung ano yung mga duties and responsibilities ng safety officer. Ito ang kailangan unang-una mong makabisado. Ito yung kailangan lumabas sa bibig mo during interview, because yung mga interviewer na yan, hindi nila tatanungin sa'yo lahat ng Republic Acts, hindi nila tatanungin sa'yo lahat ng batas. Kasi, mga trop, sabi ko nga, kahit yung mga lumang safety officer, struggle sa pagkabisa ng lahat ng yan. But, eventually, sa process ng iyong paglago bilang isang safety officer, kung ikaw ay matanggap sa trabaho, matututunan mo lahat yan, mapag-aaralan mo, at madadaanan mo lahat yan, at magkakaroon ng pagkakataon, magagamit mo lahat yan. Okay, depende sa iyong naging experience sa mga pangyayari sa iyong trabaho. Ano pa? Kaya mo ba magtrabaho under pressure? Kasi ang safety officer, madaming nagagalit dyan, madaming nakakaaway. I don't want peace. I want problems always. Kasi nga, syempre, minsan nagpapahinto tayo ng trabaho. Kasi nga, kapag delikado, hindi naman natin pwedeng i-compromise yung kaligtasan ng bawat isa. So, kung kinakailangan pahintuin, pahihintuin natin. Tapos yung iba na may misinterpret pa, kala nila inuutusan sila ng mga safety officer. Iba po yung recommendation, iba naman po yung command, no? Kasi hindi naman namin kayo inuutusan. Nagbibigay lang kami sa inyong recommendation. Kaso nga lang, kapag yan eh hindi nyo sinunod, syempre, ang kasunod niyan, NCR na po, no? Non-conformance. So, much better kung susundin nyo na lang rin po. Hindi, wow. Okay? Sa tingin ko, yun lang naman eh. Marami pang iba, yung mga kasama nating safety officers dyan, yung mga luma, kung may mga tips pa kayo para sa interview, para makatulong sa ating mga bagong kasama, paki-comment na lang sa baba. Okay? Sana nakatulong tong video na to at may natutunan ka, Sir Martin, at good luck sa karir mo. Sana ay magtuloy-tuloy ang iyong paglago bilang isang safety officer. At lagi niyong tatandaan na dito sa R&D Safety TV, we don't just vlog, we teach. Basta R&D Safety TV, safety first.